Hello mga ka-YouTube, nandito naman tayo para magbigay ng konting info, konting kaalaman about sa amin dito sa abroad. Gusto ko kayong i-room tour, kumbaga, room tour dito sa kwarto. Ito yung typical na kwarto ng mga nangungupahan ng mga Pilipino. Hindi lang Pilipino, mga ibang lahi rin. Pare-parehas lang naman kami ng kwarto dito. Ito sa amin is company accommodation. Pero nagbabayad pa rin kami. Kumbaga kinakaltasan pa rin kami. Automatic to kinakaltas sa amin sahod. Ito mga work, 1,000 plus. But usually sa ibang mga kasama natin, mga kabayan natin, worth 8,000 to 10,000 pesos yung mga room natin dito. Ito, papashare ko kayo room namin. Para makita nyo naman kung anong kalagayan namin dito. Kayo mag-judge kung maganda ba o maganda ba siya or kaaya-aya. Diba? Pero para sa akin eh, okay naman. Hindi naman siya masama. Kasi usually maayos naman. Naka-aircon naman tayo tulad yan. Naka-centralized aircon naman. Malakas naman yung aircon. Medyo minsan chilling effect. Pag yung mainit tulad ngayon summer, medyo mainit talaga. Pero pag ganito, nakulog yung kwarto mo, ikakailanganin mo ng electric fan. Papashare ko kayo ha. Maliit kong kwarto, maliit kong kama. Okay, start tayo ngayon. Katapos dito sa room, dadaling ko kayo dun sa labas. Kasi kwarto lang to. Meron din kaming kitchen, separate kitchen sa labas. Ano na, join na kami lahat-lahat dito. Kasama, kanya-kanyang luto doon. May sarili kaming mga gamit, pangluto. Meron din kaming extra na cabinet sa labas para lalagyan ng mga damit at mga pangluto, tsaka stock. Doon namin nilalagay sa labas yung mga stock namin. So, start na tayo. Tour ko muna kayo dito. Tapos, sulit natin yung CR. Okay, tuturo ko muna kayo dito sa kwarto. Dadaling ko kayo dyan sa hallway, sa cabinet, sa kitchen namin, sa CR, sa washing machine. Nandoon yung mga washing machine. May sariling kanya-kanya kaming washing machine. Meron din kaming dining para minsan may party, may Christmas party, any party, maluwag na area doon. Okay? Tour ko muna kayo dito sa kwarto. So, dadalaw na lang kami dito. Kasi nga, alam nyo naman, nag-cross-cutting natin yung company. Nag-transfer sila ng ibang staff. Yung iba, terminate. So, bawat room ngayon dito, tagdadalawa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito sa flat na to, may 8 room. 3 yung room para sa mga Pilipino. Ipasyal ko kayo ngayon. Ito yung sa kasama ko. Pagpasensyahan nyo na lang. Kasi medyo magulo. Lalaki-lalaki yung stop it. Chula. Get some help. Magulo. May box kami rito. Medyo nangumpas na siya. Kasi matagal-tagal na rin to. Hindi pa niya napapadala. Kasama ko yan. Usually yan, typical pag sa mga room ng lalaki. Ito yung sa akin. Puli. Yan lagi yung makikita mo pag sa Pinoy. Pinoy na bed space para sa mga Pinoy. Kahit sa Abu Dhabi, ganyan. Dati mayroon pa isa dito, bed. Ngayon, tinanggal namin. Kasi nga, wala din naman. Tinatakpan namin yan kasi ang liwanag pag walang takip. Bintana yan, malaki. Ito yung kwarto. Ito yung kama ko. Yung bed ko. Wala naka, ano, sa taas. Bali solo. Kita nyo yan. Tubig yan. Pag isang linggo ko yan. Ito nga pala yung ano ko. Cupboard ko o cabinet. Medyo magulo. Yan, magulo, di ba? Magulo siya. May mga hour. May kunting mga bubog. Magulo, magulo. Oh my God! Huwag na yung tignan. Ito isa. Yan ang aran ko. Ano pa yung mga sapatos ng mga anak ko. Hindi pa napadala. Okay. Hindi ko napapakita kasi magulo.
nakakaya. Kasi ah, pink na pink yung salamin ko. O, diba? Pink na pink. Yung jacket. Hindi pa naman, tag-init niya, hindi nagagamit. Bali kung ano, anim kami, tag-iisa sana kami. Tag-iisa kami dati. Ngayon, dadalawa kami. So, anim to na cabinet. Dalawa sa akin, dalawa sa kanya. Tag-isa pa kami nito. So, pag may Pinoy na darating, sa kanya to. Bibigyan namin sa kanya yung isang kama. So, diba? Nasira yung pan ng laptop ko. O, oh, sige. Dadalhin ko kayo si dito sa ano. Sa loob. Yan. Kabit natin to. At para manag. Yan. Green na green. May video sa green. Green na punda. Yan. Gulo ng kama ko. Yan. Salamin. Kabitan tayo na cellphone pag nag-YouTube eh usually ganyan-ganyan talaga pag mga Pinoy marami abubot yung mga salamin natin yan mga lalagyan tayo rito ng mga wire ng charger meron pa tayo dito power bank karamihan wire pabango pa. Diba? Charger ng ano. Yung papel, may mga ano. Ito yung typical na on the go. Pag may kailangan ka, abot na lang dito. Ganyan na ganyan. Ganyan ang forma ng mga Pinoy na bed space dito. Pero I think kahit sa Pinas, ganyan. Nilagyan ko siya ng improvised na ilaw. Mayroon akong ilaw dito, improvised yung para sa may kinakabit sa laptop charger. Mayroon akong ilaw dito, kaso medyo mahina, hindi naka-charge. Kailangan i-charge natin. O diba, rechargeable din yan. May wet tissue tayo in case na yun nga, alam mo naman ngayon, pandemic. Germ ambata multipurpose why antibacterial wet plus meron din tayo dito hand sanitizer yan dito yung may sarili tayong saksakan para hindi na kailangan tayo ng tayo tumatayo pa yung mga headset. Minsan mainit, lalo ngayon tag-init, may electric pan tayo. O diba? May sarili tayo electric pan. Pero malamig naman dito sa kwarto. Kasi malakas naman yung aircon. Yun nga lang minsan pag yung araw, maaraw, kakailanganin mo. Tissue tayo dito, pag sinisipon tayo. Kung wala tayong kasama, gamit tayo speaker. Tulad nga naman tayo YouTube. Diba? Yan. Laptop. May sarili tayong laptop. Para pampatulog. Charge tayo cellphone. Cellphone tayong charger dito. Saksak na lang. Marami siyang connection. May speaker tayo dito, Bluetooth. Para pag wala tayong kasama, mag-music tayo. Yan lang. Tapos, may salamin. Yung malabo na mata natin, kaya minsan kailangan natin salamin. May relo. Siyempre, kailangan natin ng relo. Dito ko na nilalagay, imbis na ka sa cabinet, dito na lang, para pagbango ni suot. Ngayon lang,
Ito lang yung simpleng kama namin. Simpleng higaan. O, di ba? Pwede na. Buhay ka na. Ano, wag naman dito. O, di ba? Meron na tayong mga ibang gamit sa ilalim. Dito natin nilalagay yung ibang stock. Wala tayong stock. Mayroon pa. Mayroon pa. Saging. Pork and beans. And beans pa tayo. Tsaka. Ito. Beans. And Pinoy talaga. Para madali ang luto. Ay, timpla. Magic sarap na. Katapat. Hindi pa. Saling tayo. Hindi tayo nakawala ng saging. May mansanas pa. May supply tayo ng prutas dito. Yan. Dito ko nilalagay pag gano'n. Hindi mapakialaman. Yan yung room tour. Simple lang. Sinasampay na yung ano natin, tuwalya. Doon naman tayo ngayon sa labas. Labas tayo sa kitchen. Okay. Ito yung cupboard ko. May stock na tayo. Gamit tayo sa panluto. May rice. Ito yung isa. Mga labahan. Yan ha. Ito ang kusina namin. May dalawang ref. Ito yung para sa mga Indiano, Nepali. Tapos ito para sa mga Pilipino. Ayan, kanya-kanyang suksok. Kanya-kanyang suksok ng mga stock dyan. Kanya-kanyang plastic, dapat tandaan mo yun sa'yo. Huwag kang kumukuha ng hindi sa'yo. Masama yan. Hindi natutulog ang Diyos. Kanya-kanya din kaming lalagyan ng mga lutuan. Ito yung akin. Di ba? Ito yung ibang kasama ko. Kanya-kanya din. Ito yung rice cooker ko. Kanya-kanya rin kaming rice cooker. Nag-isa-isa yan. Yan yung mga rice cooker ng mga Nepali, Pana. Dalawang lababo. Ito may filter. Pwede inumin. Ito yung mga panghugas. Ang kanya-kanyang tago ng mga gamit. Nag-isa rin kami ng lutuan. Ito yung parang electric stove. Mayroon din siya mga pwede ka mag lechon sa kanila. Mas mapa na ito. May nagluluto na itlog. Kanya-kanya sila. Sa kanila walang ganong may mga ano rin, may mga laman. Yan ang kusina namin. O, di ba?
Malaki-laki ko yun. Puno tayo ngayon sa washing. Puno sa mga washing machine. Sa labahan. Puno tayo sa labahan. Yan, yung labahan. Tapat lang. Yan, may apat kaming labahan. Automatic. Tapos mo sa work, salang mo na lang yun. Iwanan mo, lagay mo yung gamit mo. May wash out sa bowl, downy, kalas. Iwanan mo na. Tuyo na pagkatapos. Tapos dito, CR. Yan, may mga lababo. Toothpaste. Sinaran nila yung mga iyan kasi may tama yung ano, nalalaglag. Hindi daw safe. May alim na lababo. Tsaka may mga salamin malalaki. So, yan pa ta-shower. Tapos, apat din na CR. Style na vario type yung CR. Parang CCR ka sa, ano ba, kumbaga, CCR ka sa bukid. Nakaupo. Ano ba tawag na, nakaupo na, ano? Lahat yan, ganyan. At least, wala kang inuupo ang nahihian o ano. Maganda rin yan at hindi ka masyadong madumi. Kumbaga, kakadiri. Tapos, dito tayo sa dining. Ito yung dining namin. May hirip din dito. Ang mga kahit sino na lang maglagay. Dito namin nilalagay yung mga labahan. Sinasampay. Kasi pag sinampay mo yan sa labas, minsan sandstorm. Malikabok. May mahaba kaming misa. Mesa. Mesa. Baka kami table dito. Kainan. Kung may party-party. May malaki rin yung left dito. Ay, mga frozen na pinamili namin. Dito namin i-stock. Mayroon pa isang rep yun. Isa pang rep. Sa mga cleaner yan na rep. Okay. May malaking TV pero bihira gamitin yan. Kanya-kanyang sampay. Dito mo malalaman ang pagkakaiba ng sampayan ng Pilipino at saka balahe. Walaan nyo. Kanina sampayan po. No! God, please, no! 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 Sampayan nila yan. Tingnan nyo ang pinasampayan ng Pilipino. O, di ba? Improvise. Ito, sa kanila lahat ito. Samantalang kaming Pilipino, ito lang. Saway. Yan yan sila. No? No comment. Yan sampayan nila. Mga defaulted. Tapos mga Pilipino, yun. Sampayan namin. Salitan na kami ha, sa tatlong ano na yan. Samantalang sila, tag-iisa, oh.
may ginawang drawer, ginawang cabin. Okay, that's it, mga kabayan, mga ka-OFW. Para sa mga kabayan dyan na gustong mag-abroad, may papayo lang ako ng konti na isang bagay na dapat tandaan bago pumunta rito. Huwag masyadong padalos-dalos, especially sa pagpili ng company. At number one, yung sahod. Kasi oras na nandito ka na, nakapirma ka na ng kontrata, wala na. No return na. Kailangan mo nang tapusin yung kontrata mo. Ano yun muna? Check yung mabuti. Especially yung sahod. Mga 25,000 above na sahod, medyo safe ka na. Pero kung 20,000 pag below, pababa, medyo hanap-hanap ko muna. Maging choosy ka muna. Hanap ka muna ng company na or amo na magbibigay sa'yo ng sahod na 25,000 above. Especially kung nangungupahan ka, malaking bagay yun. Kasi pag nangungupahan ka, tapos ang sahod mo 20,000, medyo alanganin ka. Hindi maganda. Wala ka nang magagawa pag nandito ka na. Maghanap-hanap ka muna kung wala kang makita. Tiyaga lang. Hintay na. Kung bata ka pa naman eh, wala ka pa naman 40 anyos eh. Tiyaga ka muna maghanap. Meron yan. Huwag kang magmadali. Yun lang may papayo ko sa mga gustong mag-abroad. Yan lang.